Yun to kasi yun. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Nataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala naman kasal pero marami ang nakabarong. Tumakas man ang ulan, may walang butas ang bubong. Mga plato at kutsara na hindi kilala ang tutok. Tangkay ni simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi pasto sa lamesa ay may hamon. Sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan. Na pag may pagkakatao ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi na pinakakawala. Kung makikita po lamang siya ay aking sisigawan. Walang galang na po sa taong nakaupo. Alam niyo bang pantakal ng bigas namin ay tipuro. Ang dingding ng bahay namin ay pinitag-pinitag-pinero. Sa gabi ay sobrang init na tumuto na nangyero. Na di kayang bilhin ang pang-ilagi sa inulit. Ako lang tubig sa lumang tako rin uling-uling. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero. Na nagsisilbing kusina sa umaga. Yaming banyo ang aking inay na may kayamanang isang kaldero. Na nagagamit ng pag-ang aking ama ay sumaldo. Pero kulang na kulang pa rin. Ulam na tuyo kasi ng 50 peso sa maghapon pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bako doon. Nagbubulag-bulagan lamang po kayo kahit sa dami ng pera na walang doktor na makapagpapalino ng mata niya. Kaya huwag kang masyadong halata. Bato, bato sa langit ang matamay. Huwag kang masyadong halata.